how do you turn sadness into happiness? First thing you're gonna do is notice how you feel and why. Knowing your emotions help you understand and accept yourself. So, i-notice mo kung ano yung napipil mo and bakit. Kontrolin mo yung emotion mo. And you need to understand and accept yourself kung ano bang pagkakamali mo. Ano bang nagawa nila sa'yo? Ano bang kinalulungkot mo? Ano ba ang dahilan? Paano ba ito malulutasan? Kasi yung sadness sa buhay natin, kailangan lutasan habang maaga para hindi tayo mamblema sa araw-araw. Bahagi yan ang life natin na may problema. Second one is bounce back from disappointments or failures. When things don't go your way, don't give up. So, pag mga may disappointment ka sa buhay mo or mga failure, mga pagkakamali or mga kulang, or don't give up. Kailangan laban. Kasi kung hindi ka lalaban, ikaw din ang talo. Talo ka sa life mo. The third one is think positive. Think positive sa lahat ng bagay na anumang bagay na mangyari sa buhay mo. Masolusyonan natin at magawa ng paraan. Problema man yan, conflict, trials, kailangan solusyonan. Number four is think of solutions. Think of solutions na sa bawat problema darating, may paraan para masolusyonan ang lahat ng bagay. May paraan para ma-overcome ito. Kailangan lang, kung hindi mo makaya, hingi ka ng tulong sa kaibigan, sa family. Hindi lang ikaw na isa suluhin mo kasi delikado yan. Delikado yung sarili mo at saka sa kalusugan mo. The fifth one is you need to say thank you. Thank you to all the people na tumulong sa'yo na hindi ka nila pinapabayaan mula noon, ngayon, at sa darating pa na mga problema mo sa buhay. Ikaw lang makakatulong sa sarili mo at magsisimula sa'yo lahat ng bagay kung may problema ka man. Prayers. Mag-pray ka kay God, Jesus, na sana gabayan ka niya kahit saan, na sana walang problema dumarating, at saka kung may problema man ay malutas mo. I-pray ka na healthy ka palagi. I-pray ka na sana paglabas mo sa bahay o sa labas man o sa kahit saan ka man pumunta ay healthy ka pagbalik. Hindi lang ikaw, pati na family mo, pati mga mahal mo sa buhay, sana healthy sila at hindi sila magkasakit at hindi sila nasa mabuti silang kalagayan all the time, always. Sino ba naman ang hindi gusto na maging healthy, di ba? Sino ba naman ang gusto na may masamang mayari sa atin, di ba? The fifth one is get support. Get support sa mga taong malapit sa'yo. Kung hindi mo kaya yung isang bagay, huwag kang mahiyang humingi ng tulong sa taong trusted mo. Trusted mo sa buong buhay mo. Yung alam mo, hindi kanya i-look down, hindi kanya i-chismis na, ay, ganyan man yan, ganyito man yan. Hindi kanya basta-basta pababayaan sa lahat ng bagay. So that's the fifth time, get support. At saka, i-add ko lang, minsan magpasyal kayo, ayan, magpunta kayo sa isang place na maka-fresh ang mind nyo, ayan, along the beach, yan sa screen, para inom kayo ng tubig or kain kayo ng masarap na pagkain pag may extra, para ma-fresh yung mind nyo. Refreshing mind help the sadness go away sometimes. The sixth one is put yourself in a good mood all the time. So
dapat nasa good mood ka every time makikipag-usap ka sa taong kausap mo. Kasi pag nasa bad mood ka, makakapagsalita ka na hindi maganda sa kanya, sa ibang tao, kasi nasa bad mood ka eh, wala ka sa mood. So, yung tao na nakasmile sa'yo at saka nakagreet sa'yo ng maayos, tapos nasa bad mood ka eh, magtataka sila, bakit nasa bad mood ka or bakit galit ka, baka may problema ka ba sa pera, sa love life, sa kaibigan, may kagalit ka ba. Yun. So, dapat happy ka palagi. Sa lahat ng bagay, ang sadness minsan ay nakaka-depress at saka nakaka-stress. Isipin na lang natin na ito ay mga pagsubok, conflict, at mga trials minsan sa life natin. Kailangan natin itong lagpasan, kailangan pag-usapan habang maaga, kailangan isolve ng maayos, ng mahinahon, ng walang sakit sa puso at sa isipan natin. Kailangan think positive, move up, don't be your own, hindi mo i-own yung problema mo minsan. Kung kaya mo, okay, pero pag hindi, wag. Nakakabato yan. Hindi ka tulad sa family, first thing you're gonna ask is your family first. Family is there for you all the time. Sa hirap man sa ganawa, nandyan sila sa'yo. Maghirap ka man, umangat ka man sa buhay, nandyan sila. Second one is yung best friend mo, na agapay mo. Kung makipag-usap kayo, kumain kayo sa labas, masarap na pagkain, kagaya niyan, gulay, rice, mga fresh fruits. Minsan yung mga pagkain kasi nakaka-boost up ng immune system para maging fresh din yung mind, kasi pag gutom ka, wala. Init din ang ulo mo, parang ganun. So yun, mapapayo ko lang sa lahat is think positive all the time. Isipin man ang problema, pero dapat panindalian lang. At freshen your mind all the time. At think positive. Sana may natutunan po kayong aral sa vlog kong ito. At sana po ay magsilbing aral po yung video kong ito. Salamat po.